Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapa. Magsiawit kayo at siya'y pandangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, sama-sama nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at sama-sama tayong magpuri't magpasalamat sa Kanya sa tulong na rin ng panalangin ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. At upang maging karapat dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali tayong tumahimik. Ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang laban sa Diyos at sa ating kapwa at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Buong kababaang loob nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maggamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa kabaon upang maghandog, sapagkat yon ang pangunahing sambahan sa Burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak.
Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa at walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauuna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatan maging wagas yaong buhay na binata sa kaniyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol
at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga tao, magtungo tayo. Sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Dumating na po ba sa ating buhay na tila baga lupaypay ang ating kalooban, dala ng mga problema, dala din ang suliranin, at kasama na nito ay ang karamdaman. Mga kapatid, nalalaman ng Diyos na tayo'y tao sapagkat siya mismo inangkin ang pagiging tao natin liban sa kasalanan. Kaya nga napakaganda na napakinggan natin sa mabuting balita, dala ng misyon ng mga apostol, di na nagawa nilang kumain, pagod na sila. Kaya nga, alam ni Jesus na sila ay kailangan ng pahinga. Kaya umalis muna sila sa karamihan ng tao upang makapagpahinga ng kaunti. Pero nariyan ang napakaraming tao. Kailangan nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nang nalaman ng madaming tao kung saan papunta si Jesus, mas nauna pa dun sa dakong pupuntahan nila. At nakita ni Jesus ang mga tao na awa si Jesus at nahabag sa kanilang kalagayan. Sila'y parang mga tupa na walang pastol. At mga kapatid, sa dami na rin ang napagdadaan na nating problema, kasama na dito ang mga karamdaman, kasama na dito ang mga pagsubok na binibigay ng Diyos. Dumating na sa yugto ng ating buhay na tayo'y napapagod. Ngunit, andiyan ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya bulag, hindi siya natutulog. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Ang kailangan lang natin, manampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, laging pinapaalala ng ating Panginoon kayong mga napapagal at nahihirapan sa inyong mga pagsubok at dinadala sa buhay, hali kayo, lumapit kayo sa akin sapagkat ako'y maamo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mga kapatid, ano nga ba yung pamatok na sinasabi? Yun po yung nilalagay sa batok ng kalabaw. At ang ginagawa ang pamatok, sukat na sukat doon sa batok ng kalabaw. Bakit nga ba sinusukat? Sapagkat siya'y maghihila ng mga mabibigat na dalahin. At kapag hindi sukat sa kanyang batok, masasaktan siya. Kaya pala, ang Diyos magbibigay sa atin ang problema at pagsubok, sukat sa ating kakayanan. Nahihirapan man tayo, pero dala ng ating pananampalataya at pananalig sa Kanya, alam natin, dinadalisay lamang ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, laging lalapit sa Panginoon. Siya'y puno ng habag at awa sa mga taong nahihirapan at napapagal, sa mga taong lupaypay ang kalooban ang Kanyang kaluluwa. Pero, mga kapatid, maganda ding paalala kung ano ang ginawa at pinakita ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat tayo mismo ay binibigyan ng misyon ng ating Panginoon bilang Kanyang tagasunod. Tayo mismo
ay tutulad sa ating Panginoon na puno din ng habag at awa sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Kaya nga, ang pagsunod sa Kanya, puno man ng sakripisyo, alam natin, ito naman ay may gantimpala sa kalangitan. Sabi nga po sa kasabihan sa salitang Espanyol, no pena, no gana, no sacrificio, no paraiso, pero al fin, vale la pena. No pain, no gain, no sacrifice, no paradise, but the end, it worth the pain. Lahat ng pagsubok, lahat ng pinagdadaanan natin, alam natin, may gantimpala ang Diyos na nakalaan para sa atin. Tayo ay naglalakbay lamang sa daigdig na ito, manampalataya sa ating Panginoon. Sa tulong na rin ng panalangin ng mahal na ina, ang mahal na birhen, gayon din ang ating patron, si Santo Padre Pio, na siyang daluyan ng biyaya ng Diyos ng kagalingan. Nawa sa panalangin ito, tayo'y magkamit ng ating mga hinihiling. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak, marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang mapakinabangan namin na kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming pinaparangalan ang mahal na ina, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kaharangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para ng sanangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng ipaintulot sa tukso at diya-diya mo kami. Salamat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pupahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag.
Nagmumula ang aking
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po. Sa Diyos lamang mapapanata tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos
at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Atin ngayon ang mga tagaparokya at Dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikalima, sa darating na 14 ng Pebrero ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 22 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng banal na misa, ay ating isasagawa ang liturhiya ng pagpapagaling na may kasamang pagbabasbas ng banal na tubig. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap. Buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa. Pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-ayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay ay nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio,
taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Sa sandali ng katahimikan, ating pong itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngayon po isasagawa natin ang pagbabasbas ng relikya, pagbabasbas sa mga may sakit. Hawak po ang relikyang ito. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po isasagawa natin ang panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Pakihawakan po ng inyong mga pababasbasang mga religious articles. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat.